pati kang scriptwriter, mahusay na TV and film director, isang mabuting ama at asawa. Siya ang binansagang King of Comics ng Pilipinas. Siya si Direk Carlo J. Caparaz. Halika't samahan niyo kung alamin at tuklasin ang kanyang tunay na buhay at tunay na kwento kasama ang kanyang may bahay na si Miss Donna Villa. Good morning, Miss Donna, Direk Carlo J. Welcome to Real Talk. Kamusta po kayo? Ako, mabuti eh. Mabuti din. Kasi masyadong... Mabuting mabuti. Balita namin, bata pa lang kayo, mahilig na kayo gumawa ng mga superhero characters sa mga comics. Wala eh. Wala akong balak nung bata ako. Isang walang ambisyon, walang... Alam mo na, kulang sa edukasyon, kulang sa lahat eh. Kulang sa... sa backup na ng financial at saka ng pamilya, siyempre. Puro pobre kami sa family. At siguro yan yung laman ng ulo ko na nag-i-imagine akong maging iba, magkaroon ng recognition paglaki. Kaya yun na siguro gumagawa. Unknowingly, gumagawa ako ng superhero sa sarili ko. Pag-usapan naman po natin ang inyong love life. Paano po ba kayo nagkakilala at nabighani sa ganda ni Miss Donna? Ang first directorial assignment ko, si agad ang artista. Oh, hindi na ako binitawan. Ah, hindi ko na siya binitawan. Second movie ko naman yun. Unang-una ko napansin sa kanya, talagang napakasipag niya talaga. Magaling siya. Diba? Yung mga linya niya. Lalo na Bisaya ako, diba? Tagalog, nahirapan talaga ako. Pero ang galing-galing niya magturo, galing-galing niya sasakay ako sa kabayo, diba? Kasi mga action films yon. Galing-galing din niya mga bayo. Nung malaman niyang kikita siya sa akin, hindi na niya ako lalo binitawan. Talaga nga. Ikaw talaga. How malicious. Si 7 years niya akong parang utusan. Oo, oh, taga-direct, taga-ano. Minsan, ipinagdadrive ko pa siya. Minsan, bodyguard pa niya ako sa mga pupuntahan niya. Tinitignan ko eh. Total, ginagawa mo akong bantay. Sasalakayin na kita. Bantay siya lakay ako ngayon. Isa po sa inyong mga magagandang pelikula ang ginagawa niyo ngayon, ang Kamandag ng Droga. Tell us more about the movie. This is in support of the administration's campaign against illegal drugs. Kaya magandang gawin tong Kamandag ng Droga. This not only a campaign of the president, actually a crusade ito. Krusada ng presidente ito dahil mayor pa lang siya. Talagang drug crusade na ginagawa niya. Hanggang matapos yung administrasyon niya, dire-diretso ito. Kami naman, as filmmakers, susuporta kami sa abot na makakaya namin. We're here at the set of Kamandag ng Droga at isa po sa kanilang mga cast ay si Miss Sarah Labati. Hi, Sarah. Thank you for visiting me. You know, how is it like working with him? He has such a young spirit. He's very creative and open. So, nakikinig siya sa suggestions. Kahit na bata pa lang ako, he listens to what I have to say. And it's such an important thing to have that sort of communication with your director, no matter what your age is. And so far, it's been nothing but great. One word, awesome. He's one of the coolest director I've met so far. As in, he's like one chill dude. Masarap katrabaho. On a lighter side, we want to know, since you guys are very busy, si Miss Donna, maraming business, Direk Carlo, ang dami-dami niyong pelikula at yung kids niyo, si CJ and si Peachy, into directing din. How do you manage your time with your family? We make time talaga. Parang, may appointment ngayong Monday, Tuesday, Wednesday. Or hanggang Thursday, ganyan. Pero weekend naman siguro, kailangan makapag-usap, makapag-bandy. Direk Carlo, if you're gonna sum up your life, simula nung sinabi nyo kanina na nagkaroon kayo ng problema during your childhood years, ano po yung lesson na maibibigay nyo, lalo na sa mga kabataan ngayon? Ako, ang ginawa ko sa kahihiyan ko, sa kahirapan, hindi kahihiyan eh. Ginawa ko yung kahirapan ko as my stepping stone. No? Yan ang naging inspirasyon ko, yung kahirapan ko, para maging hardworking ako, maghanap buhay ako ng gusto, talagang gumawa ng pera ng gusto sa pamagitan ng konting kaalaman ko.
mabuti naman nagkaroon ako ng talento, mabuti naman natakwang ko yung katulad ni Donna, natutulungan din ako ng gusto kong mangyari. Kaya all in all, yung kahirapan, hindi ko naging kapintasan at hindi ko naging kakulangan sa buhay, kundi naging inspirasyon ko yung kahirapan ko. Oh, kailangan ng tiyaga, patience talaga, number one. At saka basta huwag sumuko, ano lang, sige lang ng sige. Kasi, at saka pray. Kasi minsan binibigyan tayo ng swerte, di ba? At saka yung sabi nga, ang milagro, hindi lang nangyayari. We have to make it happen. Ako si Carl J. Caparas, kaibigan nyo. At narito, maganda kong may bahay, si Miss Donna Villa. Tunay kaming tao at yan ang aming tunay na kwento. Ang kagitingan ay wala sa bigat ng